Yes! Gusto mo bang paramihin yung kita mo sa GCASH o gusto mo bang kumita sa GCASH? So, ito po yung aking GCASH account. So, hindi po yan screenshot. Ayan, nakikita nyo. Okay, so meron akong 28,000 at ituturo ko sa'yo kung paano ka rin kikita sa GCASH mo. Okay, itong ituturo ko sa inyo ngayon ay ito ay full step-by-step tutorials. Okay, so step-by-step siya. Sundan mo lang. Ituturo ko kung paano ka kumita sa iyong GCASH. Alright, so alam naman natin guys, yung GCASH ay pwede yung i-encash sa kahit saan, okay, at pwede po yung pambili din ng load. Okay, so ako meron ako ngayon existing 28,000 na yan. Inulit ko, hindi yan screenshot guys, o gumagalaw siya. Okay, so ngayon, panoorin mo yung video na to at huwag kang mag-i-skip para maintindihan mo, maunawaan mo tong tutorials na to. Gagawin ko ay step by step para kumita ka po sa iyong GCASH. Alright, so pwede nyo pong gamitin yung cellphone nyo dito sa strategy na to. Alright, kahit cellphone lang po, pwede na po yan. Kahit data lang, pwede rin po yan kahit wala. Okay, so pwede na po kahit cellphone lang. Okay, so tapusin mong panoorin yung video na to at ituturo ko sa iyo kung paano ka kikita. Alright, okay guys, before tayo mag-start, ano ba yung mas tututunan mo inside this video? Guys, ito, you can potentially earn 20,000 to 50,000 per month dito sa strategy na to. Alright, so kung gusto mo yan, tapusin mong panoorin yung video na to. Ang dapat mo lang gawin ay follow the system and wait for 2 to 3 hours or 4 hours and then you're good to go guys. Meron ka nang pwedeng kitain. Alright, sabi ko nga, you can earn 15 to 25% per transactions. Okay, guaranteed po yan. Until today, nagbabayad po itong websites na to. And ito ay new platform. Okay, na kung saan kukuha tayo ng dito natin itatransact. And guys, sabi ko nga, easy to do, even young or old age, pwede pong gawin to. As long as dapat nilang sundin to. Alright, so pwede ba yung cellphone? Yes, you can do it. Gamit po ang iyong cellphone. Okay, kahit cellphone lang, laptop or PC, pwede na po itong gawin. And I think this is the easiest profit na pwede natin gawin sa online. Sa tingin ko ah, okay? Dapat guys, ang sa akin ay kahit beginner ka sa crypto or medyo may alam ka na, pwede mo rin gawin ito. Alright? So, kaya dapat abangan mo tong video na to. So, ipapakita ko sa inyo yung kumbaga yung kung paano gumagana itong strategy na to. Okay guys, so before tayo mag-start, ipapakita ko muna sa inyo kung paano tatakbo yung kitaan dito. Alright? So, ito po yung diagram. Basic lang yung diagram na ipapakita ko sa inyo. Ito ay cycle. So, ibig sabihin, pwede mong gagawin paulit-ulit lang at pwede po kayong kumita. Okay? Yung pinakita ko kanina sa inyo na intro sa aking GCASH, yan po ay kita ko rito. Okay? Si strategy na to. Okay? So, ngayon, nakikita nyo siguro to. Okay? So, familiar na ba kayo about Bitcoin? Siguro naririnig nyo na or meron na kayong alam about Bitcoin. Kung wala pa, ito po ay isang digital currency. Okay? Digital currency yung tinatawag nilang Bitcoin. Ngayon, kung alam mo na, dalawa yan. Meron ka ng Bitcoin or wala kang Bitcoin. So, let's say you have Bitcoin. Okay? Halimbawa, meron ka ng Bitcoin. Ang gagawin mo, ang tendency kasi kapag meron kang Bitcoin is, i-convert mo yan sa peso, eh ang masakit, mababa yan sa selling price. Pag kinonvert mo, merong less at taxes. Or fees, merong fees. Ibig sabihin, talo ka. Ngayon, if you, kung wala ka namang Bitcoin, bibili ka ng Bitcoin and then pwede natin ibenta siya higher than yung SR or yung existing na price or market price ng 15 to 25%. Okay ba yon? Yes. You buy low and you sell high. Ang maganda dyan, 2 to 3 hours pwede nyo nang i-receive. Papakita ko sa inyo. So, kung meron ka ng Bitcoin, pwede nyo gawin to. Kung wala kang Bitcoin, buy Bitcoin. Okay, where to buy Bitcoin? Okay, dito guys, pwede po tayong bumili. Mamaya yung instruction ko is sa Binance po tayo. Mamaya ituturo ko sa inyo. Okay, ganito po yung sell to this website. Itong website na babanggitin ko, dito natin siya ibebenta ng 15 to 25% higher price than the market price. Okay ba yon? And from this website, babayaran tayo through PayPal. Okay, so marereceive po natin yung bayad natin sa ibinenta nating Bitcoin sa PayPal. And from PayPal, alam naman natin guys, maraming YouTube video na yan kung paano yung PayPal mo, i-encash natin sa GCASH at i-encash natin sa Visa card or Mastercard. Madali o hindi? Sobrang dali. And from that,
pwede ulit tayong bumili ng Bitcoin gamit po yung GCash at pwede po tayong bumili gamit po yung Visa at Mastercard. Okay, naget? Nakukuha nyo siya, guys. So, pwede tayong ulit bumili ng Bitcoin. Wala na tayong Bitcoin. And ang maganda doon, we can sell it again. 15% higher price than the market price. And then we receive our PayPal. Kasi guys, kung PayPal to GCash, wala pong fee yan. Or from PayPal to Visa card or Mastercard, wala ring fee. Basta, mas mataas sa 7,000. Alright, so, pero basically guys, kasi baka nagtatanong ng iba, may puhunan ba dyan? Basically, meron yan. Anong ibebenta mong Bitcoin? Wala kang puhunan. So, para po sa mga may puhunan. Kung wala kang puhunan, di kumuha ka ng puhunan. Okay, basic lang yan, guys. Okay, so ngayon, papakita ko na sa inyo. First, bibili tayo ng Bitcoin. Okay, papakita ko sa inyo kung paano bumili ng Bitcoin. So, ngayon, nandito na tayo sa Binance. Dito natin bibilhin yung Bitcoin ng mura. Okay, or wala na siyang fee. Okay, wala nang fee pag bumili tayo ng Bitcoin. So, para makabili tayo ng Bitcoin, mag-create ka muna ng account kay Binance. It's free to create an account kay Binance and it's easiest and it's safe. Okay, safe na safe po yung pera natin dito. Para makabili tayo dito, bibili lang tayo through, okay, P2P trading. Okay, para makabili tayo ng P2P trading, okay, ayan. So, ngayon guys, panoorin natin yung step by step kung paano ako bumili gamit po yung aking GCash. Alright? Para masundan nyo po yung Binance. So, ang gagawin natin is ilalagay natin dito sa P2P. Okay, nakita nyo po yon, P2P. At dito ay bibili tayo ng USDT. Yun lang yung gagawin natin. Bibili lang tayo ng USDT. So, ipapakita ko sa inyo, bibili tayo ngayon. Actual tayong bibili ng USDT dito para ikarga natin dito. Okay? So, may mga available dito. So, nakalagay dyan. So, nakikita nyo dapat nakalagay dyan yung buy. Hindi yung sell, yung buy. At ang nakalagay dapat dito ay USDT. Alright? So, malinaw. So, at ang nakalagay dito ay PHP o kaya peso. Nakalagay dyan, all payments. Okay? So, pipili tayo na ang gusto nila ay GCash. Or, pwede rin yung bank transfer. Pili tayo ng mga, ito, seller. So, etong mga to, lahat naman sila ay magiging kumbaga clear sila or hindi sila pwedeng manloko kasi once na may available dito, naka-freeze yan. Halimbawa, naka-available sa kanila ngayon 167,000 USDT. Naka-freeze yan. Kapag binayaran mo sila, kasi dito yung transaksyon, hindi nila pwedeng ayaw kong bayaran yung hindi pwede kasi naka-freeze din yung pera na nila yon. Kailangan nilang bayaran yon. Hanggat meron kang nakapending doon, hindi nila magagamit yung USDT nila. Kaya kailangan kanilang bayaran. Okay? So, ang maganda niyan, kapag dito ka na nag-order, dito na rin nila ipapadala agad yung USDT mo. So, wala nang masyadong transaksyon. Okay? So, alimbawa, bibili tayo. So, siguro pwede nating piliin to. So, 6,310 yung order sa kanya, si JNE BTC Exchange. Okay, ang presyo niya is medyo mababa. Okay? So, mas maganda mababa. Ayan, bibili tayo. Titingnan natin kung ano yung available niya na bank transfer. Kung Union Bank yan, madali. Kasi gagamitin ko yung GCash. GCash po yung gagamitin ko. Dapat hawak nyo yung GCash, hindi po yung papadala sa 7-Eleven. Dapat ikaw mismo yung nakahawak ng GCash mo. Okay, mas mainam yon. So ngayon, bibili tayo. Okay, so kaya lang ang minimum niya is 20,000 to 2 million. Medyo malaki. So ang kailangan lang natin is medyo mababa lang. So hindi naman ganun kalaki pa yung bibilihin natin. Okay, so ito naman is 8 million or 8,000 to 1.2, medyo malaki. So dito tayo bibili. Ayan, so dito siguro pinakamababa si Ranger. So okay naman, meron siyang 1,404 orders na lahat naman nabayaran niya. So susubukan natin to at bibili tayo ng 1,000 pesos. Sample lang. Ito po yung tip ko para hindi kayo maloko. Try nyo muna sa mababa. Okay, kapag or hindi naman kanila maluloko, sabi ko nga, madedelay lang. Okay? So, bibili tayo. Click-click natin yan. Buy USDT. Ayan. So, kung makikita mo, send payment. O, ito po yung mga pwede nating payment sa kanila. Or, ayan. So, ito po yung terms. Ayan. 15 minutes, seller's payment method. Okay, so bank details.
O, pwede rin pala yung bank details. Okay. Ba't parang wala? Okay, so, hanap tayo ng iba. Kasi yung gusto niya ay, you need to transmit the first payment in bank. Okay, so, check natin. So, ayaw. So, hanap tayo ng iba. Or, ilagay muna pala natin dito. Sige. Bibili muna tayo dito. Ayan. So, 1,000. Okay, click natin dyan. Buy USDT. Okay, so refresh daw. Kailangan i-refresh. Kasi nagbabago yung price ng USDT. Okay, so check lang natin muna. I-refresh lang natin. So, ito na yung actual na guys ha. Actual na siya. So, bibili tayo. So, ito siguro si... Kasi dito bumibili ako kay Limitless. Okay, so pwede na rin dito siguro. Okay, so buy dito. At bibili tayo ng 1,000. Okay, so 1,000 lang muna. Ayan, so 20.85. Ayan, success for order. Nakita nyo yun? Check lang natin. Then, i-send natin. I-open ko lang yung aking GCash. Okay, actual na yan. So, ito yung pangalan niya. So, Union Bank. Ayan, tamang-tama. So, kung may GCash ka, okay, dito sa GCash mo, hindi ko lang maipakita dito sa screen eh. Pero madali lang naman ang gagawin natin dito. So magpapadala tayo ng 1,000 kasi dun mismo. Dito pwede tayo mag-usap dito. Pwede kayo mag-usap dito. Yan. Ito yung mga contact niya. Nakikita niyo yan. So ito yung contact niya. Ito yung email niya at saka yung cellphone number niya. So ngayon magpapadala tayo. Okay. So sa GCash mo, lalagay mo lang yung bank transfer. Then yung bank name niya is Union Bank. So meron naman dito. So, sana nasusundan nyo. Hindi ko lang may pakita dito eh. So, ilalagay ko yung 1,000 dito sa bank transfer sa GCash ko. Yun ang madali eh. Okay? O kaya kung may online Union Bank ka, mas madali. Okay? So, nakalagay naman dyan dapat 30 minutes or 28 minutes. So, ang pangalan niya, ilalagay ko lang din. Dyan, Michael Tucker. Tucker. Okay? So, yan na yung pangalan niya. And then, account number nandito sa pangalawa. Yan, ilalagay ko ngayon yung account number niya. 10, 15, 9,000, 8529. So, siguraduhin mo na tama. Alright? So, Union Bank. And then, lagay mo lang yung recent. Ito sa GCash ko, isesend nila dito sa email ko na dumating na. And then, send money. Okay, confirm ko lang. Okay? Sa GCash to ha, yun yung gagamitin natin kasi yan ang okay, pinakamadali. Okay, so ang maganda dyan, okay, titingnan natin kung na-receive niya na. So, i-email ko siya. Ito, parang chat to. Dito, chat mo. Okay na po. Okay, so, I sent it. Sabihin ko lang. Pwede mo namang i-screenshot. Okay, so, kaya lang gusto niya yung send proof. Pero, hintayin lang natin. Although, 1,000 lang din naman yan. So, pwede natin i-screenshot yung text sa GCash at yun ang isesend natin dito sa kay Limitless. At hintayin lang lang natin sa ating hintayin na lang natin dito sa ating account. So, screenshot ko lang to. So, makikita niya naman. Okay? So, sundan lang natin. Screenshot ko lang. Kasi, kaya lang, i-bluetooth ko siya kasi wala dito. Ayan, i-bluetooth ko lang dito. Pakita ko, i-post ko lang ha, at papakita ko sa inyo. So ngayon, isesend natin kasi ang hinahanap niya is please send any proof of payment once done. So, in-screenshot ko siya sa aking cellphone. Eh, dito, i-click ko to. Itong plus na to. Click ko yan. Okay? So, meron akong screenshot. So, downloads or documents. Hanapin ko lang yung screenshots ko. Ayun. So, ito yung screenshot ko ngayon. Okay? So, makikita niya dyan. So ngayon ay pwede natin ding kontakin siya. Okay, dito 092996 kung magkaka-problema man or pwede natin siyang i-email. So since ito naman 1,000 lang, okay? So na-send ko na sa kanya successfully place order. Okay? Please pay within the limit. So may limit diyan. Okay, na-send ko na although wala pa siyang reply. So pwede ko na lang ilagay ito transferred next. Yan. Okay, so and then confirm ko lang. Click ko lang yung confirm.
Okay, so hindi siya nag-respond, pero titingnan ko na lang din siya sa aking account later. So, pwede ko lang tingnan yung sa aking account. So, para makita rin yan, okay? So, dito, pwede mong i-check yung P2P mo. Ayan. Click mo yon. Alright, so, and then, titingnan na lang natin yung ating account. So, nasa P2P siya. Okay, so, tingnan lang natin. So, pwede namang i-check yan. Madali lang i-check. Okay, so, tingnan natin yung sa ating account. So, meron na siyang text sa akin. Although, hindi ko maipakita. Meron siyang text sa akin na completed na. Okay? So, ito kasing cellphone number ko ay nakakonect dito sa aking Binance. Kaya, yung transaction namin, kahit hindi pa siya nag-respond, eh, nandito na sa, nakita ko na sa Binance wallet ko or sa Binance ko, nag-send na sa akin, nag-text sa akin. So, okay na yung akin, I mean, transaction na to. Okay? So, pwede kong i-check dito sa aking wallet or P2P wallet. Click ko doon, di ba, wallet, and then titignan ko dito sa P2P. Ganun lang kadali, guys, para makita mo yung isinet niya. Ngayon, nakalagay dyan. Okay, so ipapakita natin, isushow lang natin. So, ganyan siya, di ba? Wala kang nakikita. Para makita mo, show, yun, dumating na. Ganun lang kadali, meron na kayong account. Now, so guys, nakabili na tayo ng Bitcoin. So, next na gagawin na natin is pupunta tayo dito sa, okay, yung tinatawag nilang Fiat and Spot Wallet. So, dito pupunta na tayo sa wallet natin at meron na tayong existing na Bitcoin. Okay, so meron na tayong Bitcoin at ibebenta natin ngayon sa website na to. Alright, so dito, so makikita nyo guys, meron po akong Bitcoin na 0.004. So ang gagawin ko ngayon is ibebenta ko to, okay, higher than market price. Kasi kung dito guys, ite-trade ko lang siya sa USDT, okay, sakto lang, pareho lang dun sa market price, eh gusto ko mas malaki o mas mahal pag yung pagpili nila. Okay, kung magkano yung price dito sa kung i-convert mo sa USDT, mababa. Eh gusto kong mas malaki siya ng 15 to 18 or 15% to 25%. So ngayon ang gagawin ko is pupunta na ako sa website wherein dito pwede kong ibenta. Okay, so makikita nyo guys, ang price sa market price ngayon dito sa website, ang market price po ng Bitcoin is $37,895 yung isa. Pero dito, sa ibebenta ko dito, kung ibebenta ko dito, ang price niya ay, or ang price ngayon is 32,000. Okay, ang market price ngayon is 32,000. Okay, nagkamali ako. Ito yung market rate niya is 32,947. Eh, gusto kong ibenta yung Bitcoin ko ng 37,895. Dito lang po yun, guys. Okay, itong website na to is P4AY. So, kapag napunta po kayo dito, i-review nyo rin po para do your own research. Okay? Dito sa website nila, nandito po yung frequently asked questions. Okay, nandyan na po yung mga tanong nyo. Safe ba yan? Sino mag-cover ng fees? Why your rate is great? How long does it take? Okay, itong website na to is more than 2 years na siya, guys. And mula nung nag-start ko itong re-review, hanggang ngayon, they are still paying. Alright? So, hanggang ngayon, they are still paying. Wala pa pong na-pending sa akin dito. Okay? Ang nagkakaroon ng pending sa PayPal. Pero sa website na to, hindi po. Alright? So, ang maganda dyan, pwede nyo pong i-review to. Okay, lahat ng feedback about, okay, about dito. Ako guys, meron na ako lahat ditong ginamit o ginagamit ko talaga to actual. Okay, so ginagamit ko mismo. Dito ako nagbebenta ng Bitcoin ko kung gusto ko nang maging cash. Okay? Pero kung gusto mo yung araw-araw na meron kang kita, eh dito nyo na po yung gagawin nyo. Okay? So, ang mangyayari, maggagawa ako ng transaction. Halimbawa, i-enter ko kung magkano ibebenta kong Bitcoin. 004. Halimbawa, 4. So, ang price niya is 152. Alright? So, 004 yung gusto kong ibenta ng Bitcoin. At i-input ko lang po dito. So, ito na po yung actual, guys, ha? So, ibebenta ko yung Bitcoin ko. Okay? Yung price niya is 0.004. Kaya lang merong konting fee. So, sa ilalagay ko na lang siguro dito, okay, ay 0.003 para ma-cover yung fees. Okay? So, $114. Okay? So, ito ay mas mahal. Okay? 33,000 sana ibebenta ko yung Bitcoin ko. Ngayon, gusto kong mas mahal. Then, ilalagay ko lang aking email. Okay? Ilalagay ko lang yung aking email or Gmail. Okay? So, ito po ay PayPal email gagamitin natin.
Okay, so yan, so then sell BTC now. So gagawin ko lang is sell BTC now. Yan, ito lang yung kukunin natin, guys. Okay? So kukunin ko lang 'to. Pupunta ko ngayon sa aking spot wallet. Okay? Dito gagawin ko naman is withdraw. Okay, nakikita niyo withdraw. Ayan. So dito sa withdraw hahanapin niya yung transaction ko. So kukunin ko lang 'to. Ito yung kukunin ko, guys. Dito kasi ipapadala. Ayan, kukunin ko 'yan. Copy ko lang siya. And then ilalagay ko dito sa recipient. Okay? Ayan. So makikita niyo, guys, BTC. Ayan. So dito i-click ko yung BTC. So meron siyang fee. Okay, na mali na $16 or 0.005. Okay, and then ilalagay ko yung amount, 0.003. Ayan. So ayan. So ito na po yung fee. Then click mo lang yung submit. Okay, so wait for 2 to 3 hours, guys. Wait for 2 to 3 hours at meron na kayong marereceive. Katulad nito, ipapakita ko sa inyo, guys, mismo yung actual. Okay, guys, kapag successful yung ginawa nyong transactions, ito po yung makikita nyo. Alright, so your transaction was successfully created. Ito po yung makikita nyo mismo sa email nila na ginamit nyo sa iyong PayPal. Makikita nyo po yan, blockchain transaction ID, yan, BTC, and then 0.00. Halimbawa, yung, depende po yan, ha? Depende sa price niya. And then nandito na yung PayPal email nyo. So your exchange will proceed after we get 3 confirmation from Bitcoin Network. Ganun lang siya kadali. Alright, and after that, guys, okay, after that, ito na po yung makikita nyo after 2 to 3 hours. Alright, guys, after 2 to 3 hours or 4 hours, depende rin. Okay, ganito po yung makikita nyo, mga hindi na siya mismong galing sa kwan. So ito po yung iba't iba po yung mga nagsesend sa inyo para hindi po malaman po ng kwan, PayPal. So at least marereceive nyo po yan, ganun yan. 275 sent by, alimbawa, ito yung mga pangalan, ito yon, ito yung mga to yon, guys, oh. Yan, makikita nyo na po yan, magsesend sila, hindi isang transaction yung pambabayad nila sa'yo. Okay, iba't iba yung transactions or hati-hati para hindi hindi bulk yung pag-send nila, para hindi ma-hold yung PayPal mo. Okay, and then from that, guys, titignan naman natin sa ating PayPal. So ganito, guys, yung makikita nyo ng mga transactions sa inyong PayPal pag ginamit nyo na po yung ganito. So ganito, payment completed from iba't iba. So ito, $93, $275, $9.2, $64.3. Hinahati-hati nila para hindi masyadong bulk at hindi ma-hold yung account nyo. Okay, so nandito iba't iba yan, 61, 42, 43. Ganyan po yung pag-send nila sa inyong email. Alright? So ganun lang po yung transactions. And from that, pwede na naman nating i-encash. Kapag nandito na sa ating PayPal, pwede na nating i-encash yan sa ating GCash or MasterCard. Halimbawa, dito, pwede nating i-encash ito yung balance natin. Okay? Pwede nating i-encash sa MasterCard or Visa card. Or pwede rin po yung sa GCash. From GCash, madali lang. So ito, guys, yung para i-encash. Kung instant, merong bayad. Pero ito, transfer for sa bank mo, 1 to 4 days. Free, pero dapat ay mas mataas sa 7,000. So, ginagamit ko, nagta-transfer lang ako kapag more than 7,000 para walang fee. 100% libre. Alright? So, sana, guys, nakukuha nyo. Ngayon, ano ba yung mga para hindi maiwasan yung PayPal na ma-hold? Or kung ma-hold man yung PayPal mo, okay, ano yung gagawin mo? So, ito yung abangan mo. Okay? So, balik tayo dito sa P4AY. Okay? So, balik tayo dito. So, dito sa P4AY, nandito po yung mga frequently asked question. Bakit ba na-hold minsan yung account? Kasi, okay, so nakalagay dito, guys, dapat kasi yung PayPal na gagamitin mo is marami na siyang transactions. Hindi isa. Yung iba kasi nagtatanong, eh, Mark, meron ng transaction yung aking account ng isa. Eh, hindi pwede yon. Dalawa, hindi rin pwede yon. Apat, hindi rin. Dapat marami. Lalo, mas maganda pa nga kapag yung PayPal na meron ka is yung ginagamit mo siya international transactions. Kasi makikita nila yung previous na mga activities sa PayPal mo. So, dapat hindi po pwedeng bago. Ngayon, may mga nagtatanong, Mark, pwede ba kitang pasahan ng pera para magkaroon ng transactions? Hindi po ganun yun. Okay? Maganda to, okay, yung mga talagang
Halimbawa, nagkakaroon sila ng yung sahod nila from ibang bansa at pinapadala through PayPal. Yun, mga pwede yun, itong mga strategy na to. Kaya dapat, kung ikaw ay beginner, gamitin mo muna yung transaction mo sa PayPal sa pagbili mo, pagbenta mo, pagsahod mo. Gamitin mo muna, okay? Para pwede nyo pong gamitin, okay? So, pero kapag na, once, paano ko pag na-hold? Parang ako, na-hold din, ginagamit ko na siya. Kasi nangyayari, minsan kasi bulk yung pinagsesend nila. Okay lang yun, guys. Huwag ka munang mamroblema. 14 days to 21 days, ibabalik din nila yung fund mo. Para lang nilang i-review, okay? Yun nga lang, na-delay yung activities mo. Pero walang problema, kasama na rin yung profit mo doon, okay? So, yung fee, okay, sila na po yung mag-shoulder ng fee, okay? Yung gas fee mula doon sa, halimbawa, sa coins that, or sa coins.ph or kaya sa Binance, ikaw yung mag-shoulder doon. Alright? Pero yung fee dito sa kanila, wala na pong expense or wala na pong less doon. Alright? Wala na pong kulang doon. Okay? So ngayon, ay kapag ito ay ginagawa mo siya daily, eh pwede po kayong kumita ng daily ng income. Pero dapat, ito yung dapat nyong tandaan, kwentahin mo rin yung gas fee, okay, na magagastos mo sa ilalabas mong Bitcoin or kikita ibebenta mong Bitcoin. Dapat ay kung 15% yung kita mo sa Bitcoin, eh dapat okay yung gas fee mo ay mas mataas dapat yung kita mo dun sa pag-transfer mo kaysa sa gas fee mo. Kasi pag mas malaki yung gas fee, okay, compared dun sa kita mo, eh wala din. So, ang advice ko is 10,000 up. Maganda 10,000 up, sigurado may kita ka. Okay? 10,000 up, sigurado may kita. Pero kung gusto mo lang maging cash naman yung Bitcoin mo, eh, okay na yon kahit pantay sila. At least, mabilis naman maging cash yung Bitcoin mo. Kasi dun sa iba, okay, ang daming conversion bago mo maging cash yan. Or sa P2P ka, eh, ang late, ang daming mga transactions. Okay? So, sana guys, nakuha nyo yung tutorial na to. At pwede nyo po itong gawin. Okay? So, pwede kayong kumita ng malaki dito. Basta, gamayin nyo na kung paano yung strategy. Okay, so, ito lang yung aking may share for today. Anyway, guys, kung nagustuhan nyo yung video, okay lang ba, guys, kung nakarating kayo sa part na to, pakitype naman dyan sa comment box yung P4AY. Ibig sabihin, napanood nyo yung video at nalaman nyo hanggang dito sa part na to. Okay, so, yun lang yung may share for today. Thanks for watching and see you on my next YouTube video. Thanks and bye-bye.